Yon mga kaboltok, si Dennis Schroeder ng LA Lakers ay napabalitang humihingi na ng 100 to 120 million na kontrata. At sisilipin na rin natin si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks na injury kanina sa laban sa Atlanta Hawks. Lahat ng yan, iyon ang malalaman. Kaya tumutok ka. Matapos mong ilike ang video na to, mag-subscribe ka na. Select all. Pakipalo mo na rin ang ating Facebook page para sa ibang NBA updates. Nakakalungkot nga para sa kupuna ng Milwaukee Bucks sa makita nilang ma-injury ang kanilang star player. Yes mga idol, nagkaroon ng injury kanina si Giannis Antetokounmpo. Siya ay inilalayang makatayo hanggang makalabas ng playing court. Ito ay matapos na mag-extend ang kanyang kaliwang tuhod mula sa pag-rebound. At dahil diyan, si Giannis ay nakatakdang sumailalim sa MRI para malaman ng mas malinaw ang tungkol sa kanyang tuhod. At dahil nga sa pagkawala ni Giannis kanina, natalo ang Milwaukee Bucks sa Atlanta, tabla na sa 2-all. Ito ay kahit na wala din sa Hawks si Trae Young dahil sa iniindaring injury sa kanyang kanang paa. Pinangunahan ni Lou Williams ang Atlanta Hawks. Umiscore si William ng 21 points at 20 points naman para kay Bogdanovic. At samantala sa ibang balita, kung may isang bagay na nilinaw si Dennis Schroeder mula nang siya ay nakuha ng Los Angeles Lakers last year, plano niyang pumirma ng isang bagong kontrata sa Lakers pero sa kondisyon na ang nakasulat at nakalatag ay patas. Ang salitang patas ay sadyang napakagandang pakinggan ngunit naging maliwanag ito sa nakaraang ilang buwan na ang kahulugan ng patas ni Dennis Schroeder ay hindi eksakto na umaayon para sa lahat. Nito lamang March 2021, nasabi sa report na tinanggihan ni Schroeder ang isang 4 na taon, 84 million contract extension mula sa Lakers. Itinanggi ni Schroeder na ang pera ang dahilan ng kanyang pakikipag-usap sa Lakers. Sa kanyang exit interview noong nakaraang buwan lamang, pero ayon sa Vice President ng German Basketball Federation na si Armin Andres ay nagpapahiwatig na iyon ay bahagyang totoo lamang. Ayon kay Armin Andres, ang point guard na si Schroeder ay umaasa sa isang kasuntuan na saklaw na 100 to 120 million, mas mataas ng 84 million sa unang ibinibigay ng Lakers. Nabanggit ni Andres ang katotohanan dahil ito ang dahilan kung bakit si Dennis Schroeder ay hindi sasama sa Olympic kasama ang Germany team dahil sa paparating na bagong kontrata ni Dennis. Malinaw na hinihingi ni Dennis ang 100 hanggang 120 million na marahil ay makukuha rin niya pero sa ibang kupunan na malamang at hindi na sa Lakers. At ang halagang hinihingi ni Dennis ay hindi maaaring masiguro sa normal na salary sa NBA. Mga kaboltok, hindi ito ang una pagkakataon na narinig natin ang tungkol kay Dennis Schroeder na humihingi ng mas malaking pera kaysa sa inaalok ng Lakers noong March matapos ang trade deadline. Ayon sa The Athletic, si Dennis Schroeder ay naghahanap ng isang kontrata na nagkahalaga ng mas mataas sa 20 million taon-taon. Gayunpaman, ito ang kauna-unang pagkakataon na narinig at nalaman natin na 120 million na pala ang hinihingi ni Dennis na kontrata. Sa ngayon ay mayroon na lamang 11 point guard position sa NBA na katakdang kumita ng 30 million para sa 2021-2022 season. Sa 11 point guard na iyon, isa lamang sa kanila ang hindi pa nagiging All-Star o kaya All-NBA. Yun ay si Jamal Murray ng Denver Nuggets. Tiyak na hindi imposible na si Dennis Schroeder ay makakakuha ng hinihingi niyang kontrata bilang isang unrestricted free agent. Magiging isang sorpresa kung hindi ito matutupad para sa isang manlalaro ng kanyang kalibre na nakakuha ng ganoong kalaking halaga. Mas malamang na makakuha siya ng isang kontrata sa loob na saklaw ng $20 million lamang kahit na pangit ang inilaro niya sa huling mga laban sa Lakers. Gayunpaman, kailangan nating maghintay at makita kung ano ang mangyayari. Ibibigay ba ng Lakers ang kanyang kahilingan o magpapas na lamang ang Lakers at hahanap ng available point guard but cheap free agent?
Yan mga kapoltok, yan muna ang update natin for today. Ano ang masasabi mo? Posible kaya ang kunin ng Lakers si Dennis o kaya isama na lamang sa trade at kumuha ng isang all-star caliber? I-commento agad sa ibabayan at pakilike ang ating video para po sa ating pagsuporta. Salamat po! Yon, para sa ating road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa biglang announcement ng mananalo. At i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ganun lamang kadali mga ka-Boltok. At kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.